Kaya kung magtatrabaho ako para kay Jesus, ibubuhos ko lahat kasi ganito siya. Ang sarap magtrabaho para sa Panginoon, sinasabi ko sa inyo. Ang sarap magtrabaho. Sa sobrang sarap, ayaw mo nang umalis. May ganun ba kayong ano? May ganun ba kayong trabaho? Yung parang ayaw nyo na mag-resign? Habang buhay na ako dito. Magandang hapon po sa inyong lahat! Wine-welcome ko po kayo sa ating Work Matter Series. At gusto ko munang kausapin yung mga kapatid natin online. Hello po sa inyo nanonood sa YouTube, sa Facebook, at kung saan nyo pa po kami napapanood. Welcome po sa Tagalog or Filipino Service ng CCF. At kahit hindi po namin kayo kasama dito, kaisa po namin kayo sa puso. Ayan. Kailangan nating maisip, bakit ba talaga tayo nagtatrabaho? Para kanino kayo nagtatrabaho? Para kanino kayo bumabangon? Ang title po ng mensahe natin ngayon ay, Who do you really work for? Pag tinanong ko po kayo, sino dito ang may mabait na boss? Nakikita po kayo sa camera. Sabihin ng boss niya, hindi kita nakita, nagtaas ng kamay, ha? Tingnan niyo po, may iba't ibang uri daw po ng boss. Sabi, meron daw pong teacher boss. Ito po yung mga boss na ang alam nila kung paano nila ginawa yung work nila before, dapat ganun din ang gagawin mo para maayos. So binabantayan po nila kayo sa bawat, hindi ganyan ang gagawin, dapat ganito. Nung panahon namin, ganito ang ginagawa namin, mali yan. Ganyan po ang teacher boss. Meron naman pong always on boss. Ito pong always on boss, laging nakabantay. Parang kahit po magpapahinga kayo, break time! 5 minutes lang, pa-Facebook lang. Gusto ko lang makapa-TikTok lang ako. Ganyan. Wala ka bang ginagawa? May mga ganun po ba kayong boss? Uy, hindi ka busy ah. Yan, yan yung mga always on boss. Meron din po tayong cheerleader boss. Ano ba yung cheerleader boss? Yung cheerleader boss po, ito yung pakiramdam niya, friends kayo. So kapag kunyari gusto mong kumain, pakain ka? Sige, kain tayo. Aalis ka na? Sige, alis tayo. Talagang parang kakampi mo siya. Minsan nakakalimutan mo na boss mo siya eh, di ba? Pero meron pong magandang uri ng boss. Sabi, ito daw po yung connector boss. Yung connector boss po, alam niya kung ano yung mga kakailanganin ninyo. Kaya ikokonekta ka niya sa taong makakatulong sa'yo. Kasi gusto niya maganda yung magiging trabaho mo. Yun ang pinakamagandang klase ng boss. Pero syempre, iba pa rin ang boss natin. Sino nga bang boss natin? Si Jesus ang boss. Diba? At sinabi po nung ating memory verse 2 weeks ago, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. At yung memory verse naman po natin this week ay yung verse 24. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Magkasunod na po yan. Dapat memorize nyo yung 23 para madudugtong nyo na lang yung 24. Okay? Tapos next week, 26 naman, 27. Hindi, joke lang. Pero at least buo nyo na yung thought, di ba? Saan nang galing ito? Ano bang konteksto nito? Bigyan ko po kayo ng konting background. Pag kayo po ay nagbasa ng Biblia, kailangan inaaral po ninyo yung konteksto. Hindi pwedeng verse lang. Gusto ko to verse, ito lang ang ganda ng verse, highlight ko to, ganyan. Kailangan pag-aaralan nyo po yung buong sinasabi. So paano ba intindihan natin yung verse? Titingnan po ninyo sa nag-umpisa yung Colossians chapter 3. Sa verse 1. Sabi ho dito, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is, seated at the right hand of God. Inulit po niya yan sa pangalawang beses sa verse 2. Sabi niya, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, verse 4, who is our life is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Ito po ang background. Bakit ito sinasabi sa Colossians chapter 3? Dapat alam niyo po anong sinasabi sa Colossians chapter 1 at saka sa chapter 2. Ang bida po sa Colossians chapter 1 ay si Jesucristo. Ano daw po ang ginawa ni Jesus para sa atin? Yun po ang mababasa niyo sa Colossians chapter 1 at saka sa chapter 2.
Pagdating mo po ng chapter 3, ito na yung anong gagawin ko. Ngayong alam ko na kung sino si Hesukristo, alam ko na kung anong ginawa niya, ano ngayon ang expectation sa akin. At dito po siya nag-uumpisa. Kung talagang nagbagong buhay ka na, pakitingnan nga po yung katabi nyo, mukha bang nagbagong buhay? Oo. Oh, parang yung iba nabuhayan tuloy ah. Istorbo naman to, natutulog ako, ganyan. Sabi po, set your mind on the things above. Tayo po, pag nagtatrabaho ba tayo, lagi tayong nakaset our minds on the things above? Paano nyo malalaman kung nakaset your mind on things above po kayo o hindi? Pag kayo naaapektuhan na ng mga chismis sa office. Sino po dito mga nagtatrabaho sa opisina? May trabaho kayo sa opisina? Oh, sige, pumapasok na lang. Baka nahihiya kayong magsabi, ako, hindi ako nagtatrabaho masyado eh. Sino po dito pumapasok sa opisina? Konti lang. Bahay-bahay lang po ba tayo? Sino dito work from home? Ayun, oh, meron din mga work from home. Ayan, sabi dyan, set your mind on the things above. Diba? Ito muna. Titingin kayo sa Panginoon para maayos ang magiging trabaho nyo in the future. O yung mga daily things na ginagawa ninyo, lagi kayo dapat nakatingin sa Diyos. Hindi kayo nakatingin lang sa tao. Kasi yung tao, nadidisappoint po kayo. Nadidisappoint ba kayo sa mga boss ninyo? Pakikalabit po yung katabi nyo, baka nadidisappoint na po. Ayan, naku, disappointed na disappointed tuloy. Ayan, okay. Tingnan po natin, lalaktaw tayo ng verses. After verse 4, magsasabi po si Pablo kung anong gagawin ng mga asawa, ng mga tatay, ng mga nanay, ng mga anak. Pagkatapos, ia-address po niya yung mga slaves. Slaves, sa verse 22, sabi po niya, slaves, in all things, obey those who are your masters on earth. Not with external service, as those who merely please men. Hindi kayo nagtatrabaho para sa tao lang. Dahil kung nagtatrabaho tayo para sa tao lang, madidisappoint tayo. Diba? Lahat na lang ginawa ko, binigay ko, tinodo ko lahat. Pero wala pa rin. Kaya magre-resign ka. Resign ka, lipat ka sa susunod na kumpanya. Ganun ulit. Tinodo mo, wala pa rin epekto. Resign ka ulit. Diba? Hindi tayo nagtatrabaho para sa tao, nagtatrabaho tayo para sa Diyos. As those who merely please men. Ganun po tayo pag ganun ang attitude natin. Pero ano daw dapat? But with sincerity of heart, fearing the Lord. May paggalang, may takot, may pangamba tayo na ayaw nating masiraan ang pangalan ng Panginoon. Malinaw po ba yon? Yan ang bilin. So, pupunta tayo ngayon sa verse 23. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. At para matandaan po natin ang verse 23, gagamitin po natin triple all. Okay? Ang triple all po natin, all I do, all my heart, all for Jesus. Bakit all I do? Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, kahit ano pa yung gagawin mo, kahit gaano kaliit yung gagawin mo, kahit gaano kawalang importante yung gagawin mo, o kahit sobrang laki ng kailangan mong gawin, sobrang hirap o sobrang dali, kahit ano pa yan, whatever you do. Bibigyan ko kayo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa po si David, bago siya naging hari, naging shepherd muna siya. Diba? At yung mga natutunan po niya nung siya ay nagpapastol, inapply po niya nung siya ay hari na. Kaya tingnan niyo po yung psalm ni Asaph, si Asaph. Yan, ito po ang sabi niya. So he, si David po, shepherded them according to the integrity of his heart and guided them with skillful hands. Magaling ang mga kamay ni David. Ibig sabihin, marunong siyang magtrabaho. Marunong siya, alam niya kung anong dapat gawin. Pero hindi lang yun mahalaga. Ang mahalaga pang isa, integridad sa puso. Yan din ang hahanapin nyo malapit na mag-eleksyon. Yung gusto nyo bang iboto, may integridad. Yung gusto nyo bang iboto, may skillful hands. Diba? Yun po ang pag-aaralan ninyo. Pero ganito sa trabaho dapat. Kayo ba pag nagtatrabaho, meron din kayong integridad sa puso? Amen. May mga Christians dito. Praise God. May skillful hands po ba kayo?
ayun, mas maraming skillful hands. Oo, so magkasama po yun, no? Meron pa po akong isang halimbawa. Kilala niyo po si Noe o Noah? Oo, yung mga bata, excited. Kilala ko yung Bible story yan sa Sunday school. Tingnan niyo po si Noah. Sabi po ni God kay Noah sa Genesis chapter 6 verse 14, "Make for yourself an ark of gopher wood. You shall make the ark with rooms and shall cover it inside and out with pitch." Wala pong kamalay-malay si Noah kung ano ang ship, kung ano ang ark. Okay? Wala pa pong nakaimbento ng bangka noong mga panahon na yon. Higit sa lahat, wala pong nakakaalam kung ano ang baha. Kaya habang ginagawa po ni Noah yung ark, malay ba niya sa buhay niya? No? Bakit kaya ganito? Ano kaya? Para saan kaya ito? Ganun siguro yung tanong. Pero tingnan nyo. Thus, Noah did according to all that God had commanded him, so he did. Minsan po tayo may mga tanong tayo, parang hindi yata ako yan. Parang hindi yata para sa akin yan. Parang hindi ko yata magagawa yan. Pero tingnan ninyo, si Noah, wala siyang kamalay-malay, pero binuhos niyang lahat-lahat niya. Kung wala po yung arko, wala tayong dito lahat ngayon. May isa pa akong halimbawa, Matthew 24, 45 to 46. Sabi dito ni Jesus, "Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time?" Magpapakain lang po itong slave na to. Okay? Anong pong nangyari? Sabi dito, "Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes." Tayo po, yan ang trabaho natin. Bilang mga Kristiyano, bitbit natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus at dapat nare-representa po natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pamilya, opisina, eskwelahan, mga ka-TikTok. Mga ka-TikTok, mga ka-Facebook, mga ka-chat. Dapat nakikita po si Kristo sa puso at buhay po natin. Diba? At blessed daw po yung worker na ganong klase magtrabaho. So, ano bang ibig sabihin ng all I do? Summarize lang natin. Malaki or maliit. Frontline or background. Familiar or unfamiliar. Pleasant or unpleasant. Exciting or boring. Wala tayong excuse. Kasi ang sinabi, whatever. Whatever. Yung ba yun? Whatever you do. Diba? So, dapat kahit ano pong ginagawa ninyo, ibibigay nyo ng todo. Pero ano susunod? All my heart. Diba? Sabi dito, do your work heartily. Yung iba po, doing your work angrily. Doing your work lazily. Yung iba sa inyo, doing your work, ay wag na lang. Ayaw na lang palang magtrabaho. Tingnan nyo po ang ibig sabihin nito sa Greek. Ito po ay dalawang words. Ergazomahi suke. Ergazomahi suke. Ang ibig sabihin po ng Greek word na yan, do it with all your soul and mind. Ibubuhos mo lahat. Itotodo mo lahat. Hindi ka mahihiya. Hindi ka magdadamot. Bibigay mo itotodo mo lahat para sa Panginoon. Do it with all, pouring your heart into it. Sino po ganito magtrabaho sa inyo? Binubuhos niyo ang lahat-lahat ninyo sa trabaho. Konti lang po. Ayan, isa lang yun, isa lang yata dito yung mahilig magtrabaho. Wala po sa atin yung todo tayo, todo bigay tayo sa work. Ayun, meron, nahihiya. Huwag kayo mahiya, pag todo po kayo sa trabaho. Pero itong reminder ko, kung kayo po ay nagtatrabaho sa bahay, kung nagtatrabaho sa opisina, may tungkulin kayo sa bahay. Huwag niyong kakalimutan yon. Kasi kung totodohin mo sa trabaho, dapat pagdating sa bahay, may pantodo ka pa. Meron ka pang pwedeng ibigay, meron ka pang pwedeng gawin. Dahil lahat ng ginagawa mo, sabi, you do it with all your heart or do your work heartily. Tingnan niyo po ito. Parang sa Tagalog po ang ibig sabihin yan, kailan ba kayo todo na to? Di ba? Todo na to! Ganyan ba kayo? Or parang, ayoko to. Ganyan po ba kayo magtrabaho? Eto na mga deadline, todo na to! O, ayoko to. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 14, do all things without grumbling or disputing. Ang full context po nito, if you are the same mind as Christ, kung kaparehas mo, kung kapanalig mong Panginoong Isokristo, nabubuhay ka para sa Kanya, dapat kaparehas Kanya sa pag-uugali. At isa sa mga bagay na yon ay doing all things without grumbling or disputing. Hindi ka na nakikipag-away, binigay sa'yo yung trabaho, pinagkatiwala sa'yo yung trabaho, akin na yan.
Gagawin ko yan, gagalingan ko yan. Ganun. Kayo po ba, ganun kayo? Do you do all things without grumbling? Or you will do it, pero pag-grumble muna. Paisa lang ako ng ano, konti. Ganun ba yun? Dapat daw, wag. Sabi rin po sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, ano po sabi? In everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang konteksto po ng verse na yan, yung pagiging handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya tanungin niyo yung sarili ninyo, kung naghahanda ako sa pagbabalik ni Jesus Christ, dapat marunong din akong maghanda pagdating sa trabaho, pagdating sa school. Dapat magaling din ako. Dapat binubuhos ko rin lahat ng kaya ko. Kasi para sa Panginoon yun. Diba? Yun po ang paalala sa atin. Ang tanong, who do you really work for? Para ba yun kay Pastor Peter? Para ba yun kay Pastor Bong? Para po ba yun sa inyo? Hindi. Para yun sa Panginoon. Do all that you do, all your heart, all for Jesus. Kasi sabi dyan, as for the Lord rather than for men. Ito po ay mga characteristics ng isang magaling na boss. Matutuwa kayo pag ganitong boss nyo. Supportive, sincerely cares. Ganito po ba boss nyo? Supportive po bang boss nyo? Knows you and knows what you need. Ganyan po bang boss nyo? Yung iba po sa inyo, asawa nyo yata yung boss nyo eh. So, papatamain nyo na po ah. Recognizes effort and contribution. Ang sarap na yung boss mo kinikilala pag may nagawa kang mabuti. Di ba? Kaya kung kayo po ay boss, sana ganito rin po kayo. Provides feedback. At yung feedback, yung magandang feedback, hindi yung, yan na naman. O di kaya, buhay ka pa. Hindi pala feedback yun. Lait pala yun. Dapat po accessible, inspiring, brings out the best in you, at compassionate. Ito pong mga characteristics na ito, sino na naaalala nyo dito? Si Jesus. Di ba? Si Jesus yan eh. Kaya kung magtatrabaho ako para kay Jesus, ibubuhos ko lahat kasi ganito siya. Ang sarap magtrabaho para sa Panginoon, sinasabi ko sa inyo. Ang sarap magtrabaho. Sa sobrang sarap, ayaw mo nang umalis. May ganun ba kayong ano? May ganun ba kayong trabaho? Yung parang ayaw nyo na mag-resign? Habang buhay na ako dito. Ang sarap ng buhay. Tingnan niyo po itong Deuteronomy 15:16-17. Sabi dito, it shall come about if he says to you, I will not go out from you. Ito po ay yung mga tao na meron po silang alipin. At yung alipin po nila, pinipili nila na magse-stay na lang sila doon sa master nila. Kasi po sa mga Hudyo, meron po silang kontrata, 7 years lang. Pagkatapos po ng 7 taon, aalis po. Palalayain mo yung slave mo, babayaran mo siya, bibigyan mo siya ng mga supplies niya, at mamubuhay po siya sa labas. Pero pag pipiliin po niya na magse-stay siya sa inyo, magko-commit siya sa inyo, tingnan niyo pong gagawin. Because he loves you and your household, since he fares well with you, then you shall take an awl and pierce it through his ear into the door. Anong ibig sabihin yan? Para po siyang papakuan. Yung tenga po niya, ididikit dun sa pintuan, tapos po, pupukpukan ng parang pako o ice pick. Pupukpukan dun. Tapos dun ka na lang. Hindi, joke lang. Bubutasin lang po, simbolo lang po yun. Ibig sabihin, dedicated ang buhay ko dito sa master ko. Bang! Okay, dito ka na forever. Parang ganun po yan. And he shall be your servant forever. Meron bang forever sa Bible? Ayan, may forever. Forever siyang magtatrabaho dun sa master niya. Diba? Wala nang resign-resign po ito, mga kapatid. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 24, gagawin mo daw yun lahat, knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. Ito po yung kadugtong ng all I do, all my heart, all for Jesus. Gagawin mo daw bakit? You will receive the reward of the inheritance. Ibig sabihin, may pangako kang inaabangan. May gusto kang ma-achieve. At ano yung gusto mong ma-achieve? Gusto mong ma-achieve yung pleasure na ibibigay mo sa Panginoon. Nag-glorify siya, na-honor mo siya kapag binuhos mo yung lahat-lahat at ginalingan mo sa trabaho mo. Ganun po ang konsepto nito, no? Reward and inheritance. Yung inheritance po, pamana.
binibigyan sa iyo kahit wala kang gagawin. Naintindihan niyo po yung inheritance? Meron na tayong inheritance. Pero yung atin pong mga ginagawa, merong reward yun. Diba? Sabi po sa 1 Peter 3 verse 4, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again." Okay? Born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Binigyan po tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap na meron tayong bagong buhay. Napakasarap na meron tayong bagong chance. Napakasarap na meron tayong opportunity na makorek natin lahat ng mali natin sa buhay dahil may panibagong chance tayo sa Panginoong Hesukristo. To obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, and will not fade away, reserved in heaven for you. Nag-iisip kayo, sana merong ano, sana mapansin ako ng boss ko. Sana naman magpasalamat naman yung boss ko. Ang daming hirap ko nang ginagawa. Huwag kang mag-alala. Kung di kanya mapansin dito, merong langit. At sa langit, mas bongga. Sa langit, mas maganda ang regalo. Sa langit, mas talagang glorifying sa Panginoon. Diba? Sinabi sa Revelations 4, diba? The 24 elders will fall down before Him who sits on the throne and will worship Him who lives forever and ever and will cast their crowns before the throne. Lahat po ng mga awards ninyo, lahat po ng meron kayo, ilalagay nyo po yun sa paanan ng Panginoon bilang papuri sa Kanya. At wala po kayong gagawin sa langit kundi mag-worship kay God. Kaya kung bagot na bagot kayo mag-worship, ano ba yan? Ang daming kanta. Ano ba? Ang hirap na tataas kamay. Dito na lang ako. Ano na ako sa kumot ko? Hindi. Mag-practice na po kayo sa langit po. Yan pong gagawin ninyo dun forever. Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will, they existed and they were created. Kaya nyo pong galingan, kaya nyo pong ibigay ang lahat ng pwede nyong ibigay para mag-glorify po ang Panginoon sa buhay ninyo. Katulad po ng sinasabi sa ating verse, "Knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve." Mahalaga po ito. Dahil sa karamihan po ng sulat ni Apostle Pablo, ang lagi niya pong sinasabi, Lord Jesus Christ. Pero nung kanya pong sinabing, it is the Lord Christ whom you serve, yung ilan pong mga scholars ang sinasabi nila, ang ibig sabihin dito ni Pablo nung isinulat niya ito, para niya pong sinasabing, ang bossing nyo ay ang Panginoon. You work for the Lord. Kaya ito todo natin, kaya ibibigay natin lahat dahil para ito sa ating Panginoon. Sino ba yung Panginoon natin? Tingnan niyo po ang Colossians 1:16-17. Sabi po nito, patungkol kay Panginoong Hesukristo, "For by Him, all things were created, both in the heavens and on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things," lahat ng bagay dito sa mundo, likha niya, gawa niya, "have been created through Him at para sa Kanya, for Him. He is before all things, and in Him all things hold together." Ang kinakapitan po natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kung kayo po'y nanghihina na sa trabaho, ang pag-asa natin na sa Panginoong Hesukristo. Kung nadidisappoint kayo sa bahay dahil walang kwenta yung mga kasama niyo sa bahay, huwag kayong mawala ng pag-asa, kakapitan natin ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang key. It is Jesus who holds all things together. Ito po ay tula ni John P. Delaney, isa pong paring Jesuita. Tinagalog ko po siya para makarelate tayong lahat. Kasi pag English po, parang nabubulol ako eh. So ito po ang tula, no? "Pinagmamalaki ko ang aking mga maruruming kamay. Oo, marumi, magaspang, dekalyong mga kamay. Hindi ko to nakuha sa pagtsatsaa o pagkakape sa coffee shop. O sa pagpapanggap na ako'y Good Samaritan kapag may araw ng sakuna. Nakuha ko ang mga kamay na ito sa pagtatrabaho. At gamit ko ang mga kamay na ito. Bakit hindi? Ang mga kamay na ito ay kamay ng mga manggagawa, mga tigawalis ng kalsada, mga kuya at ate sa pintuan ng malls. Ito ay mga kamay ng driver, janitor, hardinero, labandera, tigabuhat sa palengke, mga magsasaka, mangingisda.
Hindi magaganda ang kanilang mga kamay. Mga karpintero, pahinante. Marumi ang kanilang mga kamay. Pero malalakas yung mga kamay nila. So sobrang lakas. Gumagawa sila ng mga bagay-bagay na kung wala yon, ikamamatay ng buong mundo. Noong unang panahon, humahalik tayo sa kamay ng mga magagandang dilag. Sana dumating yung araw, hahalik tayo sa kamay ng mga masisipag. Sa simbahan, may paghalik sa kamay ng rebulto niya. Mga kamay na nagtrabaho bilang isang karpintero. Humawak ng kahoy, bumuhat ng kahoy, naglagare, nagmartilyo, nagpukpok ng pako. Isang mahusay na karpintero. Hindi naging maganda ang mga kamay niya nung ipako siya gamit ang mga napakatalim at napakapangit na pako. Dumugo ang mga kamay niya. Pero bukas palad niya yung ibinigay at pinagkatiwala sa mga sundalong pumatay sa kanya. Hindi kagandahan ang mga kamay na yon, pero kamay yon ng ating tagapagligtas. Kamay yon ng aking Diyos, si Jesus, na siyang tumubo sa atin. Katulad ng mga kamay niya, ang aking mga kamay. At habang ako ay nabubuhay, wala akong ibang gustong gawin, kundi paglingkuran siya sa abot ng aking makakaya, hanggat kaya ng aking mga kamay. Sinabi ni Apostle Pablo, He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption. Tinubos po tayo. Tinubos ka sa mga kasalanan mo, tinubos ka sa mga kapalpakan mo, tinubos ka sa lahat ng pinagsisisihan mo. Ganong kadakila ang ating Panginoon. At anong hinihingi niya? Na ibigay natin ang ating buhay, ang ating mga plano, ang ating trabaho, ang ating isip, ang ating puso sa Kanya. Mahal po ang binayad sa inyo mga kapatid. Dugo ng banal na Panginoong Hesukristo. Kaya kung kaisa ko po kayo, tayo po ay magdasal. Unang-una po, para dun sa inyong mga nakakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at iniaalay namin ang aming puso't isipan na sa bawat gagawin namin, sa bawat gagawin namin sa buhay, iisipin, sasabihin, Panginoon, na maibigay namin ang aming lahat-lahat dahil ibinigay mo sa amin ang iyong lahat-lahat. Sana po ay mag-glorify ka namin sa bawat umagang gigising kami at magtatrabaho. Sa bawat gabing matutulog kami, sa bawat araw na magtatrabaho kami, makita nawa ng tao sa amin na totoo at buhay ang Diyos. At para po sa inyong mga ngayon pa lamang nakakarinig ng ganitong uri ng balita, hindi nyo mahuna isuko sa Panginoon ang inyong buhay. Kaya ho kayo nagtataka, bakit kaya nilang magbigay todo para sa Panginoon? Inaantay ng Panginoon ang iyong matamis na oo. Kung hindi mo pa naisuko sa Panginoon ang buhay mo, kung hindi mo pa nasuko sa Panginoon ang trabaho mo, kung hindi mo pa siya natawag bilang iyong totoong boss, bilang iyong Diyos sa tagapagligtas, sa puso mo, ipagdasal mo ang mga sasabihin ko. Angkinin mo ang aking mga salita. Sabihin mo, Panginoong Diyos, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At alam ko, Panginoon, na tinubos mo ko, binili mo ko, binayaran mo ang aking utang gamit ang iyong banal na dugo. Hinihingi ko, Panginoon, ng tawad ang lahat ng bagay na ginawa ko na hindi kalugod-lugod sa iyo. Ngayon, Panginoon, kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, ang tunay na boss ng aking buhay. Gamitin mo ang aking buhay upang maipakita sa iba na totoong nagwawagi ka, totoong nagtutubos ka ng mga tao, totoong inaalis mo ang mga tao mula sa kadiliman at inilalagay sila sa liwanag. Panginoon, ang aking buhay ay iyo. Gamitin mo po ito para sa iyong kaluwalhatian. And all this we pray, and all of God's people say, Amen and Amen. Maraming salamat po. Pagpalain ng Panginoon ang inyong linggo.